Oo, tama. Pero eto na nga mga kaibigan, katulad ng sinabi natin kanina pa, NXP Predator solid ang nanalo doon dahil nagpa-DQ ang sana makapasok sa mga bagong pasok, ha? Ayan po. E, shoutout kay John Jeff De Leon, Caravan na kay Chok. Pero eto, blue side Iphios, red side naman ng Finesse Emperor, Deity 666 for the Esmeralda, Admiral Doye for the Valera, Roro naman para sa kanyang Uranus Kuroko over the Hylos, and Ayong God for the Granger. So onto the blue side for Iphios Esports, Patrick para sa isang Thams, Yami para sa isang Grok, Kenshi naman for the Joehead, Nimao para sa isang Karya and Arbs or the Farsa. Pero mukhang Finesse Emperor siya nagpapakitang gilas agad. Yun nga lang, nag-disengage si Hylos, mukhang nagkakaroon ng ano, no? Finesse Emperor kasi, lamang sila dito dahil may Valir sila. So yung damage ni Valir, lalo na sa early stage of the game, pag tumatama yung first skill niya, automatic magkukooldown yan. Pero pag hindi naman tumama, dalawa lang yung may bibigay niya. So medyo mahihirapan nga naman sila pag gaganon. Pero kaya kasing ano eh, kayang i-hold ni Admiral Doy para makakuha yung Finesse Emperor nung pangalawang buff nila, which is the red buff. So, ang ginagawa ni Admiral Doy is trying to defend kung ano man yung meron sila. Pero doon sa may middle lane, Yami, tamang zone nga lang ba? Hindi eh. Pero doon sa may top lane, mapapansin natin, mukhang Vati mabibigyan ni Patrick, pero Kuroko. And ayong God! Level 4 na pala, Rhapsody, kahit naka-Vengeance, eh, talaga naman papasok sa'yo yung damage. And speaking of Yami, mga kaibigan, using the Grok, si Yami, ano eh, yung nakapagpabago nung laro kahapon and talaga namang napakagaling ng kanyang galaw. Pero dito sa ating baba, Roro 777, kalaban ng tatlong players ng Iphios, eh, dadapa dito sa bottom lane. Pero top lane naman ang magiging sagot ng Finesse Emperor. Kumbaga, dito sa dalawang team natin, nagkakaroon lang ng palitan eh, no? So, pero dito, for the FNS Emperors, gusto pa rin ituloy. Or hindi, tamang cut lang to eh. Tamang clear lang din away. Yun nga lang, yung Iphios Esports, saka gustuhan nila makuha yung bot lane, hindi pa rin. Or hindi pa nakakuha ng objectives dito sa may bottom lane. Sabi ni Jeff De Leon, Caravana, pa-shoutout din, Page Gobo Serve, Daddy Chok, ayan, salamat, more power to the team. Pero top lane natin, Yami, munti ka nang mapatay! Ayun, nabagsakan pa ng sementong galing langit, pero ops, si Roro 777, medyo, oh, pinasok yung tatlo. Lamang kasi siya, level 4 na eh, pero masakit yung damage yung ano, pwede rare strike. Sakit siya, loads. Disengage siya lang din, kukuha na rin ng objectives to. Oh, automatic yan, nag-chlorus pathway na eh, para at least ano, makalamang na sila sa Pest 1 and ma-secure na nila yung tower dito. So, FNS Emperor, okay din ang kanilang ginagawa, talaga namang inuubos nila yung pwedeng kuhanin and wala silang pinapalampas dito. So, ayong God, magaling din ito mag-Bruno eh. Sobrang usay din ito mag-Bruno, so tingnan natin. Yami naman, wag mong ibibigayan si Lena ni Yami kasi automatic. Pagka nakakuha niya ang kanyang malupitang Selena eh, matik yan, mga kapatay at mga kapatayan, mga kaibigan. So, ito na nga sa baba. DT666, mukhang nanganganib sa kapto, pero natakpan, automatically burst down. Nako po, yun na, 2-2 ang ating score. Pero DT77, laban kay Patrick, automatically, naka-Vengeance naman pala, kaya pumalag. Pero wala siyang kontra kay Ferna dito, at meron pa bagya, pero out na lang siya. Alam mo ba, may bug siya Tamos na naiiwan yung, ano, yung palakol niya. Tapos hindi na papalik. Oh, may mga bugs siyang ganun eh, pero I think na ayos na, na-resolve pa na ng ating muntun yung nangyayari nyo. Pero ito nang yung Death Sonata, pinapalo kay Mimaw, sayang di tumama. Pero the blue buff, sinisimula na ni Ayong God. Papunta na rin yung tropa dito ng Iphios, pero nabangga, nabigyan na Glorious Pathway ang nailapag dito. Kompleto yung FNS, samantalang yung tropa dito ng Iphios, ito yung delikado rin naman, pero at least nakapatay pa rin sila, muntikan up na galit doon para may Admiral Doy and already secured ng kill para sa kanila. So, ang nangyari is 3-4-0. 3-4-0 ang nangyari. Pumapalag ang Iphios Esports na ito, mapapansin natin dito sa may middle lane, gustong basagin at the same time, kuha ng objectives dito para sa Iphios Esports. May kita natin yung kalamangan pagdating sa kills and napupunta sa Iphios Esports. Pero pagdating sa gold lead, Papa Irm, mapapansin natin. Ano pa yan? Wala pa yan. Hindi naman ganun nagkakalayo pa. Kumbaga makakahabol pa itong FNS Emperors dito eh. Tama, tama. Kumbaga dito kasi, ang gusto kasi nung Iphios or ang gusto ng FNS nung magkabilang side is more on kumuha talaga ng objectives, which is the towers. Ayaw nila masyadong pumatay kasi alam mo naman dito sa Mobile Legends, objectives will change.
So, kahit gaano ka karaming kills, kung hindi mo naman na-maximize o hindi kayo nakakuha ng objectives every kill, mababali, wala lang din yun sa matalang bottom lane. 8666 labang kay Kenshi. Arms ang nakabackup, nabigyan, pinagsakan pa ng Feather Airstrike pangalawang beses. Pero, oops, unstoppable force ang nakibigay dito. Medyo negative na naman, pero papartayin niya yun. And Joehead will secure the kill for that one. Pero Patrick, nangangamba na baka sa top lane, mabigyan siya. So, ayong God, with the two players dito ng FNS, already securing the top lanes. Para nga naman, mas maging maganda ang early stage ng laro nila. Nagkakaroon lang ng palitan between Iphios and FNS eh. Kumbaga, sa Iphios Esports, so nilakuhanin eto may bottom lane. Ang FNS naman, masyado nilang pinupugo yung, ano, naku! Yung top lane. Pero ang sakit! Dinamaan! Yan ang isa. Dinamaan ng ano, ng ipot galing langit, mga kaibigan. Eto na nga, pumasok si Day 666. Napakagandang phantom step yun para sa kanya. Pero Kuroko, talaga namang mala ankle breaker. Napakabilis nilang gumalaw. Pero not fun ng Guardian's Barrier dito ng isang Grok. Solid na sana kung may backup siya. Kaso ang problema, kung papasukin niyo yun, wala rin siya magiging backup. Kenshi, nakaabang, pwede niyang patayin yan. Mag-unstoppable force lang, tapos injector sa may racket, automatically patay dito si Ayungad. Pero hindi niya napili dito, and napili niya lang patayin isa or si Kuroko na lang. Pero sinusundan ni Mimao dito si Ayungad, and Ayungad will fall down. May kasabay pa nga rin, Admiral Doy, ang gugustuhin. 877, manggagaling sa kabilang linya. Pero Turtle, open na dito. Ano nga ba yung ipaprioritize ng Iphios? Ipaprioritize ba nila yung kill, yung tower, or the Turtle? Pero hinahabol pa rin dito si Patrick. Dito, 2v3 ang labanan. Mapapatay nga ba si Admiral Doy? Yun nga, Feather Airstrike. I know, Feather Airstrike nga ba? Or natamaan lang ni Farisa? Natamaan nga. So, automatically, Feather Airstrike nga yung tumama sa kanya dun. So, for this one, alam naman natin na yes, makunat talaga yung build dito or makunat yung hero picks ng FNS Emperor. Pero kasi, alam natin kung sino yung hero na automatically, teka lang, nagkakaroon pa ng bakbakan mga kaibigan, nagbibigay pa ako ng information, pero watang, mabibigyan si Day 666. Oop, na-cancel ng Bagya. Hindi umano, hindi umangat. Medyo natabingi ata yung paglapag niya ng ultimate dun, so nadula si, si Esmeralda. Kaya naging mahirap yun para sa kanya. Pero eto na nga, yung tropa. Arms kompleto sila. Apat na injector yung isa and mapapatay. Arms nakapag-flicker doon para kahit paano maging okay. Pero Admiral Doy, hinahabol lang Farsa. Oop, nilabanan. Face to face. Talaga namang palakbakan on the move. Pero Kenshi, habang inaantay yung barrier na mawala, kailangan niyang i-injector tong si Roro kasi ito lang yung magiging pahirap sa kanya. Hindi pa tumitigil, tropa. Mga kaibigan, hinabol pa nga ni Patrick, tinitipiyan pa sa face, tinapak-tapakan pa ng Beshiwa, pero wala, yung Esmeralda malayo. Malayo yung Esmeralda sa sa positioning, kailangan niya kumuwi dito, kailangan niya supportahan si Roro kasi pag di niya sinuportahan niya, mahihirapan sila. I think nagkakaroon ng miscommunication siguro dito sa FNS Emperor kasi delikado na yung yung FNS Emperor doon sa may middle lane kasi halos kumbaga open na yung turret nila dito pero yun nga lang Kenshin ako inabol pa rin. Hindi kumapalag pa rin sa apat. Medyo ang tagal niya doon, sobrang tagal ng inilagi niya doon sa pwestuhan na yun. So alam na nila na na possible na mapush sila sa middle lane pero ang problema itinuloy pa rin ng itinuloy pa rin nung isang Esmeralda yon. So, para dito, yun nga, mabalik tayo sa thought natin kanina na isang hero na kailangan talagang kumbaga kung may tank ka, ito yung hero na kailangan mong kuhanin, which is the carry talagang pupupunit. With the 8.1k gold, compare mo sa isang Granger na yung Rhapsody kasi niyan, diretso lang eh. So, pagka hindi tumama, hindi mo mararamdaman yung sakit. Dito kasi kay Kari, talaga namang free hit. Sigurado may pang pang may hero lock. So, speaking of hero lock dun sa top lane, DT666, makang masakit yung damage dun ng Feather Airstrike. Kahit kompleto yung tropa yan, Yung Death Sonata at Rhapsody niya, kayang saluhin. Actually, kaya mga hindi mo matamaan yun, basta magpa-phantom step ka pagilid-gilid lang eh. Kasi diretso lang yung Rhapsody tsaka diretso yung Rhapsody, pero hindi Sonata, may tatama mo ng malupit-lupit. Kaso, kailangan matinding matinding positioning din. Pero monster kill pa nga dun para sa isang Joehead. So, for this 115-2 ang ating score, if you sa Esports, doing a great job dito sa ating first series or first game dito sa ating third series. So, more objectives, mid lane, okay na din. And the Lord, pabuhay na. So, ilang segundo na lang ibibigay. Feather Airstrike. Tignan mo naman yung damage doon. Sakit ng damage. Tapos, hihirap din yung FNS Emperors makalapit dito sa person. Kahit sino sa kanila. Tapos, si Mimao tamang kuha ng mga objectives.
tamang pa item. Yun nga lang for Finesse, nahihirapan na rin sila eh. Mahirap to para sa kanila. Mahirap to para sa kanila. Though nasa kanila yung ano eh, yung tanks dito yung makukunat sa Finesse Emperor. Pero kung tayo sinabi na kung maganda yung magiging rotation ng magkabilang sides, mas magiging okay. Pero oh, Admiral Doy, nanganib na naman sa pagkakataong yun. Kenshin nagaharap ng may ma-ejector, unstoppable force na ibigay out already. Burst down para dito kay Kenshin with a 705. Oh, naku, napagandang KDA nun para sa kanya. Glorious Patoy ang nailapag. Samantalang Yami, aalas din. Nabigyan ng barikada dito para nga naman mapigilan ang kanilang pagtakbo at mapigilan ang kanilang pagkarangkada dito, mga kaibigan. Patrick nang nang debated lang 'to eh. Nang titrigger lang para at least umalis sila dun sa pwestuhan. Tama nga na lang 'to. Sila tong Iphios Esports, wag lang siguro sila magkakaroon ng error, pero yun nga lang gaya na sinabi natin yung damage na binibigay ng isang Farsa. Napakasakit na kayang FNS Embers, nahihirapan, pero makikita natin dito Mimao and Kenshi sinisimulan na yung ating first Sanctuary Lord. Tama nga bang na lang tong tatlo na to? Kaya ang ginagawa nila dito lang. Defending ano the Lord side. Kumaga dinedefend nila para hindi na umangat, pero eto na nga papasok. Pero kahit tatlo lang kaya naman nilang pumalang. Pero speaking of palagan, Mimao darating sa class na ito, natakpan ng Guardian's Barrier. Pero Patrick, ang lakas mong bait, ang lakas mong ano, man trigger, talaga namang tiniistikera ng lahat ng mga kalaban nila para dito. So FNS Emperor, isipin mo yung ano, yung kalamangan, 41k laban sa 27k. Napakalaki. Hirap mo. Kasi nalupa. Nalupa yung dalawang Feather Airstrike coming from Farsa and Kenshi na mimili kung sino i-ejector niya. Pwede rin naman siguro ko. Kahit makunat, papalag din naman. Pero dito ang isang Esmeralda. Pupunita ni Mimao dito sa pagkakataon ito. Sinama pa ang Sanctuary Lord. Eto na nga, si Roro na lang ang matitira and mukhang papatay nila sa mismong base dito si Roro. And Roro will get down. And game number one will go to Iphios. Napakaganda ng ginawa ng Iphios Sports dito. The same.